Okay, naka-finalize na tayo, no? Che-check natin ngayon yung ating positive, ang ating supply ulit. Ito, positive. At naka-open naman yung ating breaker lang. In between ang dalawang solar panels. Yan siya. Ano bumiling halo-halo? Si Mother? Wow! Naks! Talaga naman, sabi ni Mother, wala naman daw talagang bibili. Kundi ako lang. Ako lang! Ayan, no? Ito, dumating din. Unbox natin itong ang tawag dito, separator switch. Pwede rin weatherproof circuit breaker. Ito. Ito yung ilalagay ko sa roof. Sa may malapit sa solar panel para sa safety ng solar panel, just in case na magkaroon ng short ay automatic magti-trip o automatic mag-off itong breaker para hindi na mag-init pa yung wire at mag cause ng fire. So ito siya, oh. Yan ang solar talaga siya. Kasi meron siya mga MC4. Ayan. Ba, may scotch tape pa dito. Ayan. Ah, plastic lang yan. Kumbaga, para lang hindi magasgas. Okay. So, ayan siya. Bigat, ah. Okay. Ayan. Open ang ganun. Ayan. On. Ayan. So, positive. Tingnan natin kung meron siyang resistance. Pero ang kanyang point to point na wire, point A to point B na wire, tingnan natin kung mayroong resistance. Ayan tayo. Okay. Check natin. Ayan, naka-auto siya. Okay, dito tayo. Positive. At dito sa positive. Off siya. On natin. Almost zero naman ang resistance. Zero talaga. Walang resistance. So, okay lang na ilagay ito sa solar panel. Wala siyang magiging voltage drop pag dumaan dito sa ating breaker. Kaya good. Try natin sa negative side. Black. Okay, ganun din. Shorted talaga. Zero. Okay. Good to goods. Yes. Okay, tuturo ko naman sa inyo kung pakita ko pala sa inyo kung paano naman magkabit ng MC4 connector. Ito 'yon. Ito 'yung pinaka connectors ng mga solar panels. Tapos ito naman 'yung roof tag nito. Ito 'yung kinakabit sa lubong. Nakapatong na ganoon kasi ito ay nakalusot. Nakalusot ito dito sa loob at lalabas dito yan. Yan, lalabas dyan. Okay, ito rin isa, ganun din. Okay. So, yan. Ganyan siya ngayon. Yan. Yung solar panel kasi, yung pinaka-wire ng solar panel, ang positive side niya ay yung mayroong ganito. Ganyan siya, male. So, para may connect natin siya dito sa positive, ang lalagay natin ay ito, itong ka-pair niya, female. Ayan, ganyan. So, ito siya dito. Papasok natin dito. Okay? Hindi niya sa loob. Pero bago natin yan na ipasok ay meron tayong ito. Meron tayong ganito.
sa tanggalin ng epekto. Kasi kada every time na bibili ng MC4, nakabukod itong kanyang terminal sa loob. Ayan siya, nakabukod yan. I-splice pa para magkaroon ng contact. Ayan siya, kapasok siya ng sobra-sobra siya. Yung pinaka balat na strand, hanggang dito yan umabot. So, nakikrimp natin siya ngayon. So, ayan. Ayan. Kalak na yan. Hindi na mabubunot yan. Okay. Kapit na siya. So, ngayon, ito ay nasan na yung cover? Papasok natin dito yan. Pasok natin dyan. Ayan siya. Pasok na ganyan. Tapos ito naman ay ikabit natin doon. Siya. So, tapos ito na ang pang-lock ng ating solar cable. Habang hinihigpitan to, humihigpit siya ron. So, ayan na. May positive side na tayong pin. Ito siya. Okay na yan. Siguraduhin lang na mahigpit siya, no? Kailangan kasi mahigpit siya para hindi mag-init kasi ang kadalasang cause ng pag-init ng wire ay yung maluwag ang kanyang pinaka pagkakakrimp. Ito, may ikpit na. Hindi na matanggal. Okay. So, ito pang isa, no? Nagawa pa tayo ng isang connectors, MC4. Ito. Gagawin ko, tanggalin na rin natin itong mga cup. Pasok na natin dito sa cable. Pati itong lock niya. Pasok na natin. Tapos ito ay ating babalatan. Okay. Itong price na to, no? Crimping tool na rin siya. Yan, sa gitna na yan. Maraming gamit tong pliers na to, mayroong wire stripper, crimping tool, side cutter, magandang klase tong pliers na to. Yung mga ganitong wires kasi kailangan magandang pagkakakrimp niya at medyo mataas na voltage kasi ang kakagahin nito ay nasa 360 volts DC. Kaya kailangan na maganda talaga ang pagkakakrimp. Itong kinikrim kong ito ay diretso ito dun sa ating binuksan kanina in unbox na MCB, DC breaker. Dun siya nakakonect. Hindi siya diretso mismo sa solar panels. Yan. Ito, diretso dun sa breaker mismo. Ito. Sa safety switch o separator switch, pwedeng tawagin, MCB, DC MCB. Yung ating solar panel, no, ang connection niya ay series connection. So, each panel ay mayroon siyang nasa 45 volts DC, maximum of 49 volts DC. Imumultiply natin siya sa 8, kaya alos umaabot siya ng 360, pataas. Yun ang kanyang voltaheng dinadala. So, okay na to. Ayan, ipasok natin itong pinaka-lock niya. Parang ring lock na meron siyang o-ring para hindi pasokan ng tubig. Ito, habang hinihigpitan to, lalong sumisikip, lalo niya sinasakal yung pinaka-cable, yung solar panel cable niya. Lalo niya sinasakal. Kaya, hindi basta-basta mabubunot yung pagkakadugtong niya. Ayan, okay na. Ready na to. At imamount na lang natin to sa bubong mismo at
bubutas para maipadaan yung mga yung wire. Ito itong cable na to, no? Pag iaakyat sa bubong, siguraduhin naka-tape yung dulo ng ano nito, naka-electrical tape na yung pinakadulo ng wire na to. Kasi kahit na ano yan, na may naka-expose pa rin na strand yan, eh, yung dulo niyan, yung pinagputulan niyan, mayroon pa ding nakalabas na mga strand o tanso. Mahirap na, ayan o, baka dumikit pa kung saan-saan, sa yero, kasi earth ground eh. At baka masira pa yung ating solar panel. Titipan na lang natin muna yun para sigurado tayo pag nilatag ko sa bubong. Baka kung saan pa dumikit eh. Nagsukat ako ng voltahe sa baba. Habang inilalatag ko itong wire, baka kumayod sa yero eh. Mag-short pa sila. Mas mabuti na yung nag-iingat kesa sa masiraan tayo. Ito, iaakyat ko na muna sa bubong. Susukatin ko yung wire. Ilalatag ko kung hanggang saan naabot yung wire. At kung hanggang saan ko siya puputulin. Sa tansya ko, may sobra pa itong ano eh, mga ilang metro. Okay, akit tayo. So, ito na yung in-splice natin kanina. Ganyan siya. Ito ay naka... dapat pag ganito to. Pag ganyan. Ganun siya. At hanggang dyan. Tapos yung ating breaker ay somewhere here na lang. Nakaganon siya. Naka-enclosure. May housing siyang metal. I-heat proof natin. Ito ay kakabit din dito. Ito sa kabila. So, i-ano ko lang siya. Isusukatin ko lang yung wire kung gano'ng kahaba hanggang dun sa may kanyang control panel. Kaya ito, temporary lang, tumakbo siya rito kasi itong wire na to ay yung wire na yan, ang solar cable na yan ay dito mismo sa ilalim ng yero dadaan yan. Nalabas dun sa may wall ng bahay na to. Yan siya. Kaya yun na yung wire, sukatin ko na lang yung haba niya. Pero bago yan ay kaayos-ayos muna tayo dito. Teka lang. Okay. Ito ano, tayo ay maglalagay ng separator switch or MCB. Ito siya ano. Ganito siya. Ilalagay ko siya rito. Ayan. Okay, ikakabit ko lang ito. Okay, wait lang po. So ito no, at atin ang ikakabit itong ating separator switch ano. Ayun po. Wag. Malita ang butas. Hindi, tama lang. Ayan siya ngayon. Ang ating separator switch. Okay. Ayan, tikas na. Hindi patay. Wait lang. Opa. Yeah. Okay. So, ang mangyayari nito ay oops. Patali pala dun to. Okay. Okay.
siya ngayon, ano? Tapos itong ating cable ay nakaganito to. Dito natin lalagay ito sa likod eh. Yan. Tapos ito ay nakakabit dito. Okay. Positive ba ito? Okay, positive dito. Yan. So ito ay negative. Okay, ganyan siya, no? Okay. Kaya ako nilagyan ng ganyan na breaker. Wait lang po, ah. Okay, ito, no? Ito yung ating separator switch. Pwede rin MCB separator switch. Okay, ayan siya ngayon, ano? Kaya ganito ang system. Ito, kakabit ko to dito sa mga solar panels. Ito. Ayan. Diyan yan nakakabit. Ganyan yan. Pero parang maiksi. Mukhang duduktungan ko din to. Okay. So, ganyan siya, ano. Ang nangyari niyan, solar panel dito sa taas. Ito yung papunta na ng control panel. Sa baba, itong wire na to. Ayan. Hanggang doon na yan, sa baba. Pero ang daan ito, ah, dito sa ilalim ng yero. Sa ilalim ng yero, kasi bubutas pa yan dyan eh. Okay, ngayon, halimbawa po kasi, nagkaroon ng problema dito sa switch na to, dito sa mga wires na to. Yan. Nag-short dyan, dumikit sa yero, nasugatan. So may tendency mag-iinit to. Pati ito nga mga solar panels, mag-iinit. May tendency masunog o mag-layout. So ngayon, kung meron tayo ditong MCB o MCB DC, DC MCB, yan. Bago pa mangyaring mag-init ito o masunog ito, ay cut off na to. Wala na, patay na. Nag-automatic na yung ating MCB rito. Yun ang gamit nito. Kung wala yan at diretso sa control panel, nasa baba yung control, yung MCB niya, malulusaw na yung wire, maaring magliyab, hindi mamamatay yung circuit breaker sa baba. Yun. Ito ang safety nito. Hindi maapektuhan ang solar panel kung mag-short man dito. Yan siya. Dito kasi magkakatop yan. Okay. Yan siya, no? Tanggalin na lang natin yung mga sticker. Okay. Wait lang. So, ayan na siya ngayon, no? Tanggal na natin yung sticker. Andiyan na siya. Protected. Okay na. Ayan. Ito ba ang positive natin? Positive ito. Aba. Teka, wait lang. So ito ngayon, no, nakabit na natin yung wire ng ating solar panel dito, nakabit na, andyan siya. So lalagyan natin ngayon ng test probe itong positive side ng ating circuit breaker, MCB, at ito ang negative side ng ating MCB, at tignan natin ngayon, tayo ay may millivolts lang yan. Wala po yan. Ngayon, ipapower on natin itong ating breaker. Ito. Titignan natin kung ilang volt tayo lalabas ngayon. Yan. So, yan. Medyo hindi natirik ang araw. Pero meron tayong ilang volt tayo ba ito? 347 volts. So, ayan siya. Meron tayong safety breaker. Okay. Ayan siya. Kasi ang maximum voltage input dito sa breaker na to, ayon dun sa kanyang specs, ay nasa 500 volts. So, 349, pasok na pasok. Bah, mukhang familiar sa akin itong 349 na to, ha. Hindi ba ito yung Pepsi? 349? Ayan. Ayan siya ngayon, ang breaker natin. So, ayan. Ayan ang itsura niya. Tapos ang gagawin na lang natin ay papapasukin ko na lang yung wire dito mismo sa yero. Okay. Okay, naka-finalize na tayo, no?
i-check natin ngayon yung ating positive, ang ating supply ulit. Ito, positive. Naka-open naman yung ating breaker. Lang. Magulo ang wire ng tester. So, ito ay wait lang. Okay, ito. Positive. Okay. Negative. Tapos, i-on natin ang breaker. Oops, naka-AC tayo, kaya nagbibit. Ayan, sa DC. Ayan, meron tayong 333 volts. Ayan siya. So, tsaka na lang natin kabitong wire natin. Pinaka-wire natin papuntang control panel ay, ayun na, lumusot na dun sa ilalim. Ayun na siya. So, pumasok na yan dun. Punta na doon. Ayan. So, dito wala tayong makikitang wire na pumunta dun sa kanyang control panel. Kumbaga, nasa ilalim na itong yero. So, okay. 333 volts. So, patayin na muna natin for safety. Okay. Ayan. Wala na yan. Millivolts lang ang nakukuha niya, MV. Okay. Gusto mo natin. Yan, oh. Kahit na sabihin kasi natin ito ya weatherproof yung breaker na yan. Protection na pa rin natin tulad na itong ginawa natin. Ulan, init, protektado siya. Diba? Ayan, so ayan, tanggalin na muna natin itong mga to. At tayo ipapasok sa isa, may kukunin natin yung wire ng itong wire natin dito. Tsaka yung tawag doon yung current limiter na wire kukunin din natin. Nakabit ko na sa circuit breaker yung sensor niya, yung current limiter. So ito, okay, babaan na tayo. Sa Kisame naman tayo punta ngayon. Okay. Yan yung ating setup. Separator switch. Pwede rin MCB, DC MCB. Ayan. In between ang dalawang solar panels. Ayan siya. Hindi pa nakatap yung mga wires, kaya nakaganyan siya. Medyo magulo pa. Okay. Aba, sino nagpahalo-halo? Ha? Punta akong choking, bibili ako. Joke? Ay, thank you. Matapos manggaling sa mainit na landas. Ayan. Sino bumiling halo-halo? Si Mother? Wow. Naks. Talaga naman. Sabi ni Mother, wala naman daw talagang bibili. Kundi ako lang. Ako lang. Ayan. Okay, tayo'y aakyat sa Kisame at kukunin na natin yung ating mga wires na pinasok dito sa loob ng Kisame. Ayan. Ayan. Okay.